Welcome back to ating YouTube channel, and of course, I am still Cyril Kent Magman, ang bato ng mayaman at walang kagandahan, pero dunot at atid sa inyo ay kasiyahan lamang. And of course, I would like to say thank you sa lahat, sa inyo sa lahat na nagtumulong, lahat na nag-share, especially sa mga kasama sa mga vlog ko, sa mga ating mga gentlemen. Thank you so much at sa lahat na nag-follow at nag-subscribe. And if you haven't yet subscribed at bago ka sa aking channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga kaganapan at mga latest na mangyayari sa mga kasayaang hihatid natin sa inyong lahat. Kasaya at positive ang feedback po natin sa ating first vlog ay gagawin po natin yung pangalawang vlog for today. Let's start in 1, 2, 3, laban! Okay, down to our third vlog at may nahulog na top. May pangalala siya po, syempre, kailangan natin ng kopya at parin dito magkamali. At ito, may pahalaman kayo sa side. Dari maalaala mo kaya. Ayan. At yun nga, this is actually our third vlog. My second vlog is a compilation of my TikTok, the funniest and the craziest. At na-upload yung kahapon. Sa pagkatapos ng gentlemen, I bring in now our members of the LGBT, of course, from Zamboanga City that we now promote natin in Zamboanga. These members of the LGBT are some of them are makeup artists, some of them are working in events industry, some of them sikat. Welcome sa aking third vlog, and this is the LGBT community of Zamboanga City edition of the Coffee or Beer Challenge. And of course, I have here now, andito na naman siya, ang ating mahiwagang container which contains the numbers kasi corresponding to, I have listed the names of the LGBT and they are on my friends list. So take note, parte siya ng friends list ng aking Facebook. So, nililink ko lang siya, doon muna tayo magsisimula sa kung saan yung origin. Sa, yung ganun ba? Bakit ba? Vlog ko to. Car! Okay, so yun nga, coffee time. Pag sinabi mong coffee time, di ba, ano, silent. Medyo parang ine-expect mo na yung usapan ay pangbuhay-buhay. So sino kaya sa mga members ng LGBT na ay selected na gusto kong magkaroon ng bonding time na ganung moment? At sino naman yung gusto kong makitang crazy at masaya sa inuman? We'll see. And let me know what you think also with your comments and comment down below. And of course, do not forget to subscribe, like, and share. We'll start with our first, number 15. Oh! Bonggang simula, Madam Alshamir Poshbeck. Now, si Madam Alshamir in Zamboanga City is very known. Of course, ang tinitingala, let's say, mayaman, super yaman. So, si Madam, si Mama Alshamir, I have seen her going to parties, no? Hindi na bago sa kanya to. But, if ever given the chance, kung coffee or beer, I would rather invite her to coffee session. Because I want to look into kung ano yung nasa loob niya, kung ano yung emotions niya, what she has to tell, kung may i-share pa siya, at kung ano yung pwede namin i-share sa mga life experiences. So, yun, gusto ko yung tahimik. Gusto ko yung ganon. Para kay Madam Alshamir, for the record, coffee. Oh, I will invite her for a coffee session. Next! Nagsusulat sa lahat. Oh! Masaya yung simula! Si Mama Pikachu, isa sa mga pinakamagaling na comedian dito sa Zamboanga City. Nagkasama kami sa apartment dati, and nagkaroon na kami ng time na sinag-share-share ng problem. I haven't had a good time with Mama Pikachu sa inuman. So given the chance, gusto ko makita kung paano siya when she gets too drunk, too crazy. So for Mama Pikachu, ano? Beer kay Mama Pikachu. Wow! 13 is Ella Stefania Rodrigo, si Ate Daniela. Kasama si Ate Daniela sa events industry, isa sa mga pinakamagaling na coordinator dito sa Zamboanga City sa events, sa mga weddings and all. For me, I haven't get the, along with talking with Ate Daniela kapag ka sa mga inuman sessions. Pero alam ko na malaki ang puso niya in when it comes to giving advices siguro. Kasi it happened na kapag ka sa events, may mga serious talk kaming naganap eh. May mga advices siyang binibigay sa akin. So for Ate Daniela also, I would rather invite it for beer time. Gusto ko yung masayang-masaya kami. Gusto ko yung basta harutan, kulitan and all. So Ate Daniela, beer time. Beer. Number 21. Si Manong Derby. Naki Manong, si Jeremy, si Catherine Bernardo. Ayan, no, si my jowa. Oo, ikaw na ang swerte, ikaw na, ikaw na ang may business, ikaw pa ang may magandang, magandang ano, at tawag ito, relationship. But anyhow, for Jeremy,
Nakasama ko na si Jervy sa inuman eh. Nakasama ko na sa kulitan. Alam ko gaano siya kakulit. Pero I haven't tried talking with Jervy in a serious manner. So yun, kung may opportunity, gusto kong mag-uupo kami for a coffee time. Siguro, yan. Coffee. Dora! Oh! Si Miss Dora, isa din sa mga pinaka magaling na comedian. And of course, simula, nagsisimula siya rising YouTuber also si Miss Dora. Actually, inspired by her also. I'm also inspired by Miss Dora. And of course, nagko-compose-compose siya ng mga songs na ginagawa, nilalapatan niya ng aming local dialect na Chabacano. And so funny, so entertaining. So for Ate Dora, they say kasi daw na kapag ka-comedian ka, you see them on the outer part ng kanilang pagkatao is masaya. Pero sabi nila, most of the comedians also have these big emotions. So gusto kong ilabas yung kay Ate Dora. Oo, gusto kong mag-coffee. Coffee time. Kasi alam ko na kung paano kaharot, maharot. Maharot talaga si Ate Dora. Kaya gusto kong this time, coffee. Gusto kong marinig kung anong pwedeng sabihin niya. Gusto kong marinig kung ano yung mga ins or insights niya pagdating sa mga life happening and all. Sunod, 16. Number 16, si Auntie. Auntie is also a member of the events industry. Isa siyang coordinator and also nagpa-pageant. Sumasama, isa siyang queen candidates. Pag si Auntie, alam ko na may mga time kaming mga nag-uusap kami about life, about situations and all. Kaya gusto ko din si Auntie imbitahan for a beer session. Oo, gusto ko makita kung paano siya gumalaw and all. Wala lang, gusto kong ganun. Bakit ba? Bakit kailangan mahabang explanation doon? 20. Bianca Roca Ledesma. Very funny. As in, ang ganda ni Bianca, pero siya yung feeling ko na walang keber. Ano? Yun, basta yun siya. Yun ang pagkakaalam ko at pagkakakilala ko kay Bianca. So, I've been to a several times sa kasama ko siyang inuman. As in, inuman session. Ganun siya kakulit. So, alam ko na. So, it's about time siguro, given the chance, gusto ko naman makita yung serious side niya. Although these past few days, nung quarantine, tumulong si Ate Bianca. Isa, Ate Bianca tuloy. Sorry, tumulong si Bianca sa akin. Oo, nag-donate siya ng something. So, thank you so much. Nag-usap kami about life, about what happened to me and all. So, yun. Nagustuhan ko yung turnout ng conversation namin at gusto ko yung i-continue if ever given the chance. I want it to continue. So, Bianca Roca Ledesma, coffee time. Beha, beha, beh. Si Madam, si May Villegas. Ma'am May Villegas. Hindi talaga kami close pero nakikita-kita kami sa mga pageant. Sa mga pageant competition. So, if ever given the chance, gusto kong makita o gusto ko siyang makasama sa inuman. Drinking session. Oo, gusto ko yung masayang usapan, gusto ko yung basa, ganon. Beer, for Miss May Villegas Beer. Number 23, bilis na, huwag ka magreklamo. Tsaka kung masaya ako, dapat masaya ka rin. Hindi pwede ako ang masaya. Ano ba, tawa, libre to. Diba? 23, Miss Jillian Go. Oh my God, may time kami na nagkasama sa inuman. Shit, shocks. Na, sorry for that word. I-edit ba yun? No, bahala kayo sa buhay. Yun! Ano? Marami siyang maikwan ba? Ba't ako nababattle? May mga naaalala lang ako sa time na yun, Jillian. Hindi, nagkainuman kami and I'm so drunk and thankful ako na hinatid akong pauwi. So if ever given the chance si Jillian, gusto ko siya sa coffee session. Bukod sa alam kong mayaman siya at marami siyang pwedeng ilibre sa akin sa coffee shop, gusto kong marinig yung mga ano niya, insights din niya. Gusto kong makausap siya in a serious manner. O, yung kami lang, yung usapang buhay. Next, 22, Maria Mikay Arcache. Oh, our queen. Here in Zamboanga City. Si Mikay, alam kong gentle. Alam kong ladylike. Alam mo yun? Alam ko na yun, yung emotions na pwede niyang ibigay. I haven't seen her on a party na riot. If ever, Mikay, I challenge you for a beer session. Tingnan natin kung paano bang mag-party, kung paano bang mag-project pa rin ang isang queen kapag ka under the influence of beer already. Diba? President of the LGBT organization in Zamboanga City. I know na she is a good advisor. Sa tuwing may problema din ako about me and concerns about LGBT, ina-address ko talaga sa kanya yun in the messenger. And always naman,
nagre-response agad-agad siya. May mga times din yung nag-doubt ako sa sarili ko na baka HIV positive ako. Siya din yung nalapitan ko and naging accommodating naman talaga yung organizations and all, and it turned out na good na hindi. Parang natayagal pa ako, hindi ako HIV positive. Tanga. Gusto ko kasing marinig paano ang plano niya for the LGBT. Gusto kong makita, maintindihan yung vision niya sa LGBT. Kaya kahit na alam kong good advisor siya, I want more I want more. Gusto kong makinig pa ng sobra-sobra and to learn more. So, coffee time. Coffee. Next, Freya. Si Miss Pauline Watton. Si Miss Pauline, nagkasama kami. Ang pinakamatagal na nakasama ko siya was in April, I think last year, during the Queen Sibugay, Queen Tourism. On the go. So, alam kong marunong siyang mag-party. Alam kong masaya siyang kasama, riot siyang kasama. Sa inuman siguro, mas lalo na. So, coffee time siguro for Miss Pauline. Coffee. Gusto ko ng coffee time. Oo, yung gusto kong marinig kong yung mga transformation niya. Kasi ang ganda na ni Pauline today. Ano yung mga pinagdaanan niya. O, syempre, baka may makulang tayong mga advices galing sa kanya.